And sa video na to ipagpapatuloy natin yung ating moped practice exam. So nasa part 3 na ata tayo ngayon ng ating video. Kaya sa mga nakapanood ng mga previous videos natin, ito na yung part 3. Kaya simulan na natin. Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World! Pinaglalaroan yung camera. So sa mga bago pa lang dito sa channel natin, ako po si Alan at ito po ang Gaijin World. And ang gagawin nyo lang ay sasagutan nyo kung true or false yung tanong about sa moped. So may possibility na mali yung sagot ko, kaya pasensya na, kaya simulan na natin. Okay, first question. When driving a vehicle with the malfunctioning steering wheel or brakes, one must slow down with extreme caution. Ulitin natin. When driving a vehicle with a malfunctioning steering wheel or brakes, one must slow down with extreme caution. Oh! Kung saan umuusog yung camera ko, kaya ganyan na lang muna. So, ito yung question, ano? Teka lang, iusog na. Pinaglalaroan. Ayan guys, ang question. When driving a vehicle with a malfunctioning. So, malfunctioning, when driving a malfunctioning car. Magdadrive ka ba ng malfunctioned na car? Yan ang tanong. So, dapat daw mag-slow down ka with extreme caution. So, ang tingin ko dito ay false. Kasi bakit ka magdadrive ng malfunction na car? Dapat hindi ka na mag... Nahirapan ako dito ha. Kasi automatic umaano yung umuusog yung camera eh. Papaling lang ako. Yan. Okay. So, ang tingin kong sagot dyan ay false. Kasi nga, dapat kung malfunction na yung car, paayos mo na. Teka, gumagalaw na yung camera. Ipaayos mo na kasi syempre delikado, no? Parang nag-i-expect ka na magiging smooth kahit na may problema yung car, delikado yun. Kaya dapat paayos mo na kung may problema. Kaya tingin ko false ang sagot dito. So subukan natin kung ang tamang sagot dito ay false in 3, 2, 1, false. Ayan, tama. False, di ba? Kasi never drive a vehicle with malfunction. Ayan. Dapat ano yun? Common sense guys na huwag kayo mag-drive ng malfunction na car. Okay, next question na tayo. Gusto ko rin magpasalamat sa isang masugid nating nanonood dito sa Gaijin World dahil sabi niya kanina, nakapasa daw siya. Masaya-masaya ako dahil binalita niya sa akin na nakapasa siya sa driving exam dahil daw nanonood siya dito sa Gaijin World. Thank you so much, Lenlen. So good luck sa iyong Honmin exam dahil nakapasa na nga siya sa Karimen. Question number 2. Motorized bicycles can carry up to 60 kilograms of cargo. Motorized bicycles can carry up to 60 kilograms of cargo. Is it true or false? So, is it true or false? Ang kulit ng camera ko, no? Is it true or false? Kaya bang mag-carry up to 60 kilograms ang isang motorized bicycle? True or false? So, for me, I think false ang sagot dito. I'm not sure ha, pero parang 60 kilograms is too heavy para ma-carry siya ng isang motorized bicycle. Kaya, try nating sagutan kung false nga ba ito. In 3, 2, 1, false. Yan, false nga guys. Kasi up to 30 kilograms of cargo lang ang kayang buhatin ng motorized bicycle. Tandaan natin yan ha, 30 kilograms. Okay, let's proceed to the next question. Next question. Within 30 meters before the intersection, a motorized vehicle in front of him was passing at a slower speed. So you overtook it. So within 30 meters before the intersection daw, yung motorized vehicle na nasa harapan niya ay dumadaan ng mabagal, slower speed. Kaya ikaw daw ay nag-overtook doon. Kumbaga, ikaw ay nag-overtake sa kanya. Dahil mabagal nga yung takbo niya, pero nandun na daw kayo sa lugar na 30 meters before the intersection. Malapit na kayo sa intersection. 30 meters na lang yung pagitan. So, tama ba ito? True or false? So, for me, I think false ang sagot dyan kasi malapit ka na sa intersection at may possibility na meron kang mahagip o may matamaan ka na lumiko o pasalubong sa'yo across. Kaya I think the answer here is false. So let's see if the answer is false in 3, 2, 1, false. Ayan, tama ang sagot natin kasi overtaking is prohibited within 30 meters before an intersection. Ayan guys, malinaw no na bawal mag-overtake within 30 meters before an intersection. Okay, next question. Using a cell phone while driving is very dangerous. Nako, parang ano ko dito ah. Guilty.
because it makes the driver not pay attention while driving. Ayan, so guilty ako dyan kasi minsan daw. Madalas na, nagpo-phone while driving, which is very, very dangerous, guys. Huwag niyong gagawin yun. Using a cell phone while driving is very dangerous because it makes the driver not pay attention or not pay enough attention while driving. Kaya, ang sagot dyan ay, obviously, bawal talaga naman yung gumamit ng phone dahil yung attention mo, dapat nakafocus ka dun sa daanan kung saan dapat 360 or 180 yung tinitignan mo, diba? Left, right, front, at saka yung rear. Kaya yan, sagutan natin. So, the answer here is true. Let's see if the answer is true in 3, 2, 1. True. Ayan, true. O, kasi nga, use of cell phones while driving is prohibited. Bawal, okay? Next question. When driving, footwear that interferes with driving such as, ano ba to? Geta? Jetta. Geta siguro to. And sandals must be avoided. May nakita na ba kayong nag-drive na naka-chinelas or naka-sandals? Ako meron. Merong mga nag-drive na hindi naka-sapatos, hindi naka-proper medyas, tapos naka-sapatos, ang ginagawa ay naka-sandals or chinelas, which is bawal yun, guys. Bawal mag-drive ng naka-chinelas lang. Dapat naka-proper gear ka. Kumbaga, proper suit ang gagawin mo dyan. Ang sagot dyan ay true. Must be avoided, such as Jetta and sandals. Jetta ba? Comment down below. Ayan, so let's see if the answer here is true. In 3, 2, 1, true. Ayan, true. Sabi dyan, please refrain from wearing sandals, flip-flops, use chinelas, and others as they can interfere with proper driving. Kasi usually, hindi mo matapakang mabuti yung pedal kapag ka naka-chinelas ka. Or pwedeng sumabit yung chinelas doon sa pedal. Kaya dapat talaga nakasapatos ka. Next question, while passing through an intersection, an emergency vehicle approach from behind. So you stop on the spot. So, nasa intersection ka. While passing through an intersection, an emergency vehicle approach from behind. So, you stop on the spot. So, huminto ka daw bigla. Habang ikaw ay tumatawid sa intersection, bigla may dumating na emergency vehicle sa likod mo from your behind and then you stop suddenly. Is that true or false? I think the answer here is false. False nga ba? Oh my God, bigla akong napaisip ako doon. Kasi kapag hindi naman intersection, ang gagawin mo lang naman ay gigilid ka. So, bibigyan mo ng lane yung emergency vehicle para makadaan. Pero kung nasa intersection ka na, I think, pwede kang huminto nga ba? Ako, hindi ako sure dito, guys. Pero, sige, papalitan ko yung sagot ko. Ang tamang sagot dito sa tingin ko ay on the spot. Teka lang, parang mali eh. On the spot? Dapat gumilid ka eh. Kasi kung on the spot, paano dadaan yung sasakyan? So I think false. Sige, false. Ang hirap. False yan. So let's see if the answer is false in 3, 2, 1, false. O tama. Tama tayo. Buti na lang. Yan ang mahirap, guys. During the exam, madalas ako nagpapalit ng sagot. Kung ano yung una kong naisip na sagot, bigla ako nagkakaroon ng doubt. Wala akong confidence na sagutin yun ng tamang sagot. Yung una kong sinagot. So, tama naman pala na false ang sagot dito kasi stop on the left side of the road after exiting the intersection, not in the intersection itself. Okay? So, wag mismo sa intersection ka, huminto on the spot, but you have to move on the left side of the road after exiting the intersection. Ayan. So, okay. Let's proceed to the next question. Okay, next question. The chain of a motorcycle should not be even slightly loose when pressed with the fingers. So, yung chain of the motorcycle should not even slightly loose when pressed with the fingers. Ano yung chain? Yung chain daw ng motorcycle, hindi dapat daw na masyadong maluwag, slightly loose, when pressed with the fingers. So, ano sa tingin nyo, guys? True or false? Hindi ko siya masyadong ma-imagine dahil hindi naman ako nagbumotorsiklo. So, ang sasagot ko dito ay true. Okay? Parang ano na lang, instinct na lang. Should not be even slightly loose. Hindi daw dapat ganun siya kaluwag kapag pinress siya using the fingers. Okay? So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Mali. So, false. Dahil
Ayan. When inspecting a motorcycle chain, press it with your finger to check for looseness of 15 to 20 millimeters. Parang naalala ko na sa book naman yan ng Master Your Driving Skill. Eh. Parang meron kang dudot-dutin. Bakit ganyan? May dudot-dutin ka ng yung finger. Tapos i-check mo kung ano siya, maluwag. Maluwag. Okay? So yun. Iba na imagine ko. Pero sige, go. Next question na tayo. Okay, next question. An intersection of streets of similar road widths. When a streetcar is proceeding, cars must not obstruct the progress of the streetcar. So, may kinalaman naman to sa mga streetcar na nasa malapit sa intersection. Ulitin natin question. At an intersection of streets of similar road widths. So, yung crossing, ganyan, di ba? Intersection, yung width daw nito at yung width daw nung across ay parehas ng width. When a streetcar is proceeding, cars must not obstruct the progress of the streetcar. Okay, so I think the answer here is true. Kasi wala namang ibang dadaanan yung streetcar eh. So, kailangan yung mag-give way dyan yung car, hindi yung streetcar. So, I think the answer here is true. So, let's see if the answer is true in 3, 2, 1. True ba nga ba? True, true. Ayan, true. Kasi sabi dyan, an intersection of roads with similar width. When a streetcar is proceeding, cars must not block the streetcar's progress. Okay, kasi isa lang naman ang daanan ng streetcars. Hindi mo siya pwedeng lumikuliko, di ba? Okay, so let's proceed to the next question. Okay, ito ang next question. So, sign siya. This sign marks the beginning of a one-way street. One-way street nga ba yan, guys? Ano sa tingin nyo? Meron pang isang ganyang sign. Yung white naman ang background and then yung arrow ay blue. So for this one, blue ang sign ng background, then yellow yung sign ng arrow. So ano sa tingin ninyo? Tama ba na ang sign na ito, ay ang ibig sabihin niyan ay beginning of one-way street. One-way street. Okay? One-way street ba daw yan? I think the answer here is false. Ba? Parang confident pa ako. Medyo nakalimutan ko na. Pero tingin ko false to kasi ang naalala ko kapag one-way street, yung tama nga ba? Oh my God. Oh my God. Tama nga ba? One-way street. Okay, wait. Yung white background, okay? Yung white background, yung blue na arrow, I think ang ibig sabihin nun, pwede kang mag-proceed kung saan nakaturo yun. Kahit na nakastop yung stoplight. So, ito, I think, sige na nga, try natin kung true. Try natin kung true yan. True. Let's see if the answer is true in 3, 2, 1. Nag-doubt na naman ako. Ay, ibig sabihin daw niyan, false kasi yung sign daw na yon left turn permitted. Ayan. So, tama nga naman. Tama yung una kong naisip. Naguluhan na naman ako doon. Yung sinasabi ko na one-way ay yung white background. Okay? Yung sinasabi ko na white background and then the blue arrow is the one-way street. Ang ibig sabihin naman nito ay left turn permitted. Left turn permitted. Ayun, left turn permitted. Then, okay, nagkamali. Sorry. Okay, next question tayo. When turning right or left, according to a traffic signal, automobiles and motorized bicycles have priority and can proceed without concern for pedestrian traffic. Yan. When turning right or left, kung ikaw ay liliko, pakanan, pakaliwa, according to a traffic signal, automobiles and motorized bicycles have priority and can proceed without concern for pedestrian traffic. Kung ang question ay tungkol sa safety ng pedestrian, kung babasahin nyo maigi to, ang sagot dyan ay false. Confident na ako dyan na false yan. Kasi you may proceed daw eh. Without concern, di ba? For pedestrian traffic. So dahil nga daw pwede ka namang kumaliwa kumanan, eh wala ka nang pakialam kung may pedestrian dadaan. Kaya ang tingin kong sagot dyan ay false. So let's see if the answer is false in 3, 2, 1. False. O di ba? False. False yan kasi, if there are pedestrians in the area, do not block their passage and pause before the pedestrian crossing to yield the right of way. Yan. So, lagi ko yung ginagawa, lagi natin gagawin yan kasi delikado na mapakabangga tayo dahil always priority natin ang mga pedestrians, yung mga dumadaan. So, ayan guys, nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung nagustuhan nyo, please
like this video at mag-comment na din kayo kung may questions kayo at i-share nyo na rin to sa mga nag-aaral ngayon ng moped, carryman or haulman para sa kanilang driving exam dito sa Japan. Thank you so much again for watching at sa mga hindi pa nakasubscribe pero nanonood naman, mag-subscribe na kayo at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa ibang mga topics namin. Kung interested kayong panoorin yung tungkol sa investing, puntahan nyo ang aming YouTube homepage at i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Okay guys, thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye! See you again sa part 4. Bye!